Narito naman ang iba pang mga balita. Isa ito sa mga kumakalat na New Year greeting sa Messenger. Babala ng Cybersecurity Philippines CERT, kapag nakatanggap kayo ng ganyang pagbate, huwag ninyong buksan at agad burahin ang message. Kabilang daw kasi ang message na yan na kapag kinlik mo, maglalagay ng malware o malicious software sa inyong device. Si Jenny Bernales, isa sa mga nakatanggap ng mga paandar na online greeting card. Meron ate ko po. Bakit mo binuksan? Siyempre ate ko yun eh. Kasi safe naman po yung kasi ate ko naman po yung naggagano sa akin. Buti na lang ang message na kinlik ni Jenny hindi kasama sa listahan ng mga website na ibinabala ng mga eksperto. Ayon sa isang tech expert, matagal na ang modus online gamit ang mga pagbati at kung ano-anong mensahe. Pag-click mo sa website, hihingan ka ng personal na impormasyon na pwedeng gamitin sa identity theft. At dahil binigyan mo na ng permiso ang app o website na i-access ang friends list mo, hindi mo namamalayang nagpadala ka na pala ng spam greeting sa mga kaibigan mo. Yung mga lumalabas sa mga messenger apps natin, pag kinlik mo yung message na yun, magkakaroon ng malware yung computer mo. So ang mangyayari, sumahijack meaning pag nag-browse ka, nag-search ka, ang isi-search sa'yo ng mga sources, ang mga results, mga hindi mo sinerge, hindi mo kailangan mga results. So nagkakaroon ka ng spam. Bukod doon, kinukulik niya yung data mo. Kahit pangalan lang at birthday, halimbawa ang ibigay mong impormasyon sa websites na ito, delikado ka na raw sa identity theft. May ilang pagkakataon pa raw na para mas maingganyong magbigay ng sensitibong impormasyon, halimbawa ng credit card numbers, may iaalok pa ang mga website na ito ng mga bagay na too good to be true. Madaling magsabing mag-ingat sa mga ganitong modus online. Pero paano ba? Pag may nagpadala sa iyo ng link, huwag na huwag mo i-click kahit kakilala mo pa yung nagpadala kasi pwedeng yung nagpadala mo compromise na din. Dano Tingkongko, GMA News.